Tapos na ang second day training ng Gilas, mga kapatrol. And according sa ating insider, ay napakaganda raw ng tinatakbo ng mga practices ng Gilas at walang swapangan ng bola. Ikot ng ikot lang ang bola hanggang makahanap ng open man. At according sa ating insider, ay grabe raw ang pinakita ni Kai Soto na kung saan pinakita niya ang kanyang insane low post moves, ang kanyang great athleticism, at pati ang kanyang shooting and passing. And he is dunking on everyone daw. At mukhang siya na ang main man ng Gilas, silang dalawa ni Justin Brownlee kung nangangailangan ng puntos ang team, at least sa kanilang mga ensayo. Pero what caught the attention of our source ay ang intensity na pinapakita ni Carl Tamayo. Parang tigre raw at grabe pa ang kanyang defensive mentality. Ayaw daw magpatalo kahit kina Junmar Fajardo at Kai Soto ay nakipagdikdikan itong si Carl Tamayo. And there is a big possibility na lalaki ang kanyang playing time, especially ngayong wala si AJ Edu. Our front court is not small, composed of Kai Soto, Justin Brownlee, and Carl Tamayo. At baka ito ang gagamitin ni Coach Tim Cohn in some stretches, especially kung kailangan ng Gilas na mapabilis ang laro. Isang revelation raw si Carl Tamayo pati sa opensa. He is slashing, cutting, passing, and shooting from the outside. At ito ang versatility ng mga Gilas players na inambisyon ni Coach Tim Cohn. In fact, sabi ni Chris Newsom, ang main point guard ng Gilas, na ngayon lang totally nakikita ang kahalagahan ng system ni Coach Tim Cohn na kung saan possessionless basketball raw ang kanilang ginagawa. At ito ay magandang balita sa Gilas dahil kahit wala si Scotty Thompson ay hindi nila nararamdaman ang kanyang absence. And hindi lang si Chris Newsom ang nagdadala ng bola sa practice, kundi lahat tulong-tulong daw, sina Justin Brownlee, CJ Perez, Dwight Ramos, and even Kevin Kimbao. Talagang tulong-tulong ang lahat para sa isang misyon. Pursigido kasi ang lahat na makarating sa Paris Olympics and they are all in. And according sa ating source, ay mukhang walang urgency na magdagdag pa ng isang player ang Gilas para sa Olympic qualifying tournament dahil maganda na raw ang kanilang chemistry ng buong team at walang superstar at special treatment. At lahat ng mga magagandang balita na ito ay malalaman natin kung epektibo ba and will put to test ngayong Lunes, bukas na yan, sa unang tune-up game ng Gilas versus Taiwan Mustangs na hindi pipitsuging team na merong napakaraming magagaling na mga imports. At dito masusubukan ang ating point guard kung kakayanin ang pressure defense ng Taiwan at makapag-cross the half-court ang Gilas na walang magiging problema. Sa kanilang mga practices raw ay ang mga big men ang nagtatawid ng bola, typical Tim Cohn style. Simula pa ng panahon ni Nabong Hawkins ng Alaska, kaya I am not afraid kung nag-iisa lang si Chris Newsom na point guard ng team. Meron pang isang araw na practice ang Gilas sa Laguna and it is expected na gagamitin nila ito to prepare para sa kanilang tatlong tune-up games versus Taiwan, Poland, and Turkey. At ito ang shout-out na hinihintay niyo mga kapatrol. Shout-out at ewan. Kailangan lang talaga ni Kai ang tiwala na kayang-kaya niyang gawin. Kaya niya talaga. Huwag ma-intimidate sa kakampi at kalaban at audience. Isipin niyang siya ang pinakamagaling para maging confident siya. Shout out at RBRT Ang. Give Kai enough, right playing time, and his confidence level will automatically always be high. At balitang NBA naman. Jason Tatum at Boston Celtics ipinarada ang Larry O'Brien Trophy. Sa pamamagitan ng signature duck boat parade, ay inilibot na ng Boston Celtics ang 18th Larry O'Brien Trophy sa buong Boston. Tuwing nagkakampiyon ang teams ng Boston sa apat na major sports, NBA, MBL, NFL, and NHL leagues, nagkakaroon ng duck boat parade. Sumasakay ang Celtics, Red Sox, Patriots, o Bruins sa amphibious vehicles boats na karaniwang ginagamit ng mga turista sa lugar para mag-sightseeing. At libo-libong fans ang luminya sa kalsada na dinadaanan ng parada mula sa TD Garden, dumaan ito sa City Hall at sa Heinz Convention Center. Saludo ang crowd sa prangkesa
na bumasag sa pagkakabuhol sa Los Angeles Lakers para sa may pinakamaraming NBA championships. Kinuligtan nina Jason Tatum, Jaylen Brown, Jrue Holiday, Al Horford, Derek White, Kristaps Porzingis ang latest banner ng Boston Celtics nang itumba nila si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks sa 5 laro. Nakibahagi ang mga fans sa pamamagitan ng paglambitin sa mga poste ng ilaw, nagdala ng homemade signs, at nagsiksikan sa subway entrances. It's unbelievable. It still doesn't seem true, but just trying to stay in the moment. Ani pa ni Jason Tatum bago lumabas ang parada sa Garden. Isa't kalahating oras bago ang scheduled parade, ipinasilip ni Boston Celtics owner na si Rick Grosbeck sa fans ng Boston Celtics ang Larry O'Brien Trophy. Papunta siya ng arena kasama ang kanyang asawa at anak na babae. Hindi sila nakadaan sa kapal ng tao. Bumaba sila ng sasakyan at bitbit ang championship trophy at ang bagong gawang 2024 championship banner at naglakad papuntang TD Garden. Habang si LeBron James tatablahin ang player option sa Los Angeles Lakers. Tatablahin daw ni LeBron James ang kanyang $51.4 million player option sa Los Angeles Lakers ngayong 2024-25 season para maging unrestricted free agent. Yan ay ayon sa ulat ni Dan Wyke ng The Los Angeles Times. May hanggang June 29 ang four-time MVP para silyuhan ang desisyon. Kapag hindi pinirmahan ang player option, magkaroon ng opportunity sa LeBron James para makipag-negosasyon at makakuha ng full no-trade clause bago muling pumirma sa Los Angeles Lakers. Inaasahan naman talaga ang balik ni LeBron James sa Los Angeles Lakers, pero dahil sa over 38 rule, malilimitahan ang NBA all-time leading scorer sa 3 taong kontrata. May mga nagsasabing hanggang 2 seasons na lang ang 39 years old na si LeBron James at ang kanyang 21st season itong 2023-24, nag-average sa LeBron James ng 25.7 points, 7.3 rebounds, 8.3 assists, and 1.3 steals per outing sa 71 regular season games. Kahit pa na senior citizen na sa NBA, sukatan pa rin itong si LeBron James. Pasok si King James sa kanyang 20th All-NBA team sunod-sunod. Magkakatablan ng 15 total sina Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar at Tim Duncan. Inikisan din ni LeBron James ang kanyang 20th straight All-Star appearances nitong February.